Alis dito ako sa pile cap number 826 kung saan po ay ongoing po ang kanilang reinforcement at saka side pumps. As of now, mga ka-release ay hindi pa po nila nakumplito itong kanilang side pumps kung saan po dito po sa kanang bahagi ay hindi pa po kumplito at dito po sa harapan natin. Titingnan na lamang po natin itong mga kalilas at publikan po natin sa sunod ng araw. At siguro mga 1 day or 2 days time ay complete na po ito. At bukas mga kalilas. At ang kulang na lamang po dito mga kalilas ay yung sa starter bar ng kulong. Minsan po ay nag-girik na po sila ng form doon po sa kung nakikita po ninyo yung kulay nut platform, yung scaffolding po mga ka-rails. Yung pong sa gitna na yan, yan po yung tinatawag na scaffolding para po doon sa kanilang pier gulong. Yan po mga ka-rigis at nag-umpisa na po sila ng at natapos na po nila yung pier column starter bar sa kung saan po ay nakikita po ninyo mga ka-rigis at meron po tao ng mga taong gumagawar yan at yung finalization na lamang po ng plumbness ng side forms ang kanilang ginagawa at final checking ng reinforcement at kung napapasin po ninyo mga ka-release ay meron po mga tao yan na, at siyempre po sinosurvey po yung level of pile cap and then siyempre yung reinforcement elevation kung saan po yung pinaka starter bar ng pure column ay kailangan po masurvey ko yan para po hindi po sumablay yung kanilang television. So, yan po mga ka-rigs. Mga ka-rigs, nandito ako ngayon sa pile cap number P806 kung saan po ay halos na-complete na po yung formworks
At ang natitira na lamang po riyan mga ka-release ay yung links o stirrups ng Pierre Coulomb. At gaya ng nasabi ko mga ka-release ay almost done yan. At hihintay na lamang po natin kung kailan po ito mabubuhusan. At siguro baka bukas bukas ay May 5, 2022 at siguro baka mabuhusan po nila ito. At ang schedule po ng pagbuhos nito mga ka-release ay gabi dahil na po sa medyo matraffic dito sa may San Fernando, Pampanga, so kailangan po nilang hintayin ang paggabi para hindi po masyado matraffic ang kalsada na dadaanan ng transit mixer. So yan po mga ka-release ang activity rito. At ang size po pala mga ka-release ng ating file cap is 6.9 by 6 by 2.5. At ito ay ito yung dadaanan ng ating proyekto. Ito po ay kasama sa Pier Viaduct Main Line kung saan po yan po yung kikita po ninyo sa unahan. Yan po ang dadaanan ng ating proyekto. So makikita po natin yan mga ka-release pagka once na na-start na po sila ng Pier Coulomb and then Pier Head. Siguro mga ilang months na lang yan at marami na po ang pile cap, pier coulomb at pier dito sa lugar na ito dahil nga po ongoing po ang kanilang activity sa area nito. Ito po ay somewhere in Sindalan, San Fernando, Pampanga. Yan po mga ka-release at nag-start ako ng kanilang concrete pouring ng pile cap PE06 kung saan po ay ongoing po ang kanilang activity of concrete pouring. So, yan po mga ka-release. Kaya nang nasabi ko kanina ay gabi po nila binubuhusan ito dahil na po sa ang area nito ay pagpunta dito sa area nito ay medyo matraffic. So, at medyo mainit ang panahon. So, kailangan nilang control yung temperature ng konkrito kung saan po minsan ay uncontrollable. So, yan po mga ka-release ang ating latest activity sa concrete pouring po ng pile cap P806. Nandito naman ako mga ka-release sa pile cap P06 kung saan po ay ang gawin ko ng stripping or removal of formworks. Yan po mga ka-release kung napapansin po ninyo. Kompleto na ang kanilang removal o stripping components. So, ayan po mga ka-release ang ating update sa pile cap P086. Ka-release, ito po yung pile cap number P806 kung saan po ay ilunin niyo po ang kanilang backfilling sa area nito. At yan po mga ka-release, kung napapansin po ninyo ay halos ng lahat na po yung kanilang backfilling pinili dito po sa pile cap number P806. So pabayaran na lamang po natin ito. Balikan po natin sa sunod ng mga araw kung ano po ang kagrapan sa pile cap na ito. But as of today, ito na muna po ang ating mga design update dahil nga po
Carlos, nandito po ngayon sa Alcap PH06 kung saan po ay nguwin po ang kanilang correction ng scaffolding para po dito sa Pier Colom. At ito po ay susunod nila activity ay yun pong maglalagay po sila ng pinaka homeworks or rather pinaka platform ng kanilang kolumna ng scaffolding para po dun sa formworks ng o sa reinforcement ng Pier Colom. So, yan po mga karitis ng activity rito. As of today, dito po sa Pier Colom PH06 kung saan po nangyayon yung direksyon ng scaffolding po sa Pier Colom ng ating P806. Bago tayo magtapos mga ka-release ay shout out muna ka na ating mga subscribers sina Jess Wilson TV, Maskinano, Rafael Dasigan, Julius Chavez, Ernesto Poblador, Jeremy De Los Reyes, Tim Belliena, Dodds Wilders TV, Positive Thinker, Yolanda Salvador, Captain Kliman, 1234 Ariston, Jamil Pondoma, Judy Abbott, at kay Ka Jusin, Ate Tins Vlog, Daniel Gulapa III, Delia Boss. So hanggang dito na lang muna mga karilis, at thank you very much sa inyong pagtabay at pagsuporta sa aking vlog at sa inyong panonood. Sana mga karilis, kung bago pa lang po yung sa channel ko ay mag-subscribe na po kayo, at see you on my next video mga karilis.